Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang pagpapala nawa ng ating buhay na Diyos ang inyo pong maranasan sa mga panahon ng inyong buhay. At kung ano man po ang ating kalagayan, paniwalaan po natin ang katotohanan na ang ating Diyos ay makapangyarihan. God is a sovereign God. He is in control. He is in control of His power, His presence, and His authority. Kaya nga po, sovereign siya sa lahat ng bagay. Walang bagay na nangyayari na hindi niya alam. Lahat po ng bagay ay pinapangyayari niya ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya walang aksidente sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po ba? Lahat is in accordance to His plan and purpose. Hindi siya nagkakamali. Kaya po sa umagang ito, samahan po ninyo ako minsan pa sa isang pag-aaral. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay Church and Ministry Branding. Ito po mga kapatid ay marahil napapanahon na pag-aaral. Kung kayo po ay merong mga negosyo, hanap buhay, o anumang bagay na ginagawa, ay magandang inyong pagtuunan ng pansin saglit ito. And especially sa mga pastor, sa mga naglilingkod sa simbahan. Kasi ang simbahan ay hindi po naging exempted sa isyung ito ng what we call rebranding. Ayan, samahan niyo po ako at atin po itong pag-aaralan. Ang ating pong talata ay matatagpuan sa sulat ni Apostle Paul sa mga kapatiran sa Korinto sa chapter 3 verses 4 to 6. Ganito po ang sinasabi. For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? What after all is Apollos? And what is Paul? Only servants, through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Ito po yung New International Version ng Scripture. Ito po ang aking ginamit sapagkat mas mababaw po ang pagkakasali nito. Wala pong dahilan para hindi natin maunawaan ang sinasabi ng talata. But before we consider the verses, let us first define what is branding. Ano po ba yung branding? So we might think of branding simply as logos o yung mga logo ng mga company like Nike shoes. But however, contemporary branding has developed well beyond the logo. Companies initially developed names and markings in the early 20th century to distinguish between otherwise similar package of products. Pero totoo man, hindi lang po naman 20th century nagsimula itong branding. Panahon pa ho nung araw ay talagang nagbabrand na ang mga tao kahit sa mga hayop. Like for instance, yung ganyan. Meron pong registered branding tool ang mga magsasaka para lahat ng merong tatak na ganung uri ng hayop ay considered to be their own property. Yan. Ang tawag po dyan, hero. Hineheruhan natin ang mga hayop to mark the animal as ours. It is our property. Kaya kahit saan mapunta yung hayop na yan, ang titingnan lang dyan yung marking, yung branding. At mapapasauli po yan doon sa tunay na may-ari kasi yung kanyang pang-brand ay registered po yan sa mga animal industry o sa mga, sa anumang tawag doon, sa gobyerno. So sa 20th century, hindi lang po ownership ang purpose ng branding, kundi ang purpose nito ay customer retention. Yun po yung malinaw. The goal of marketing is not only for branding but customer retention. Why? It is cheaper and more profitable to retain an existing customer than to get new customers. Tama? Para madali kang matandaan, halimbawa, saan ko ba binili ito?
sa tindahan ni Aling Rosa. Kaya yung tindahan ni Aling Rosa, kailangan may pangalan. Aling Rosa's, ano tawag doon, store. Kaya kung titingnan ninyo, yung mga business na walang sign, ang sabi nga is a sign of no business. Di ba? Ganun po yun. Kaya lagi tayo naglalagay ng brand. Na po? Yung mga YouTuber, may mga YouTube title yan. May mga pangalan po yan. Yung mga tindahan, nilalagyan ng pangalan. Not only for the purpose of registration, but for the purpose of ownership and customer retention. Yan po yung purpose nun. So as the variety of products grew, and pricing and quality converge, companies have turned to creating emotional connection with customer to generate what one branding expert calls loyalty beyond reason. And this is the meaning of the modern brand. Hindi lamang po nag-a-appeal ang customer doon sa idea ng pagandahan ng logo para madaling tandaan, kung hindi kailangan yung kumpanya mo makakonekta doon sa tao in a more emotional level for the people to have that loyalty connection sa brand na iyong ini-introduce. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit yung mga commercial ng McDonald's may emotional appeal? Si Karen, natatandaan niyo ba yan? Si Karen at ang kanyang lolo, Gina. Karen po. No? Remember that customer? It has an emotional appeal. Sa Jollibee, ang mga commercial, bumubuo ng love story. May emotional appeal. Itong mga loyalty connection na ito ng mga tao is because of the marketing strategy and the branding of the company to create connection to the people. Epo. Sabi nga po, mas mahirap daw mag-maintain ng customer kesa sa kumuha ng bagong customer. Kaya kung yung mga dati mong customer na ay mareretain mo at makikip mo, magkakaroon sila ng sense of ownership doon sa bagay na meron ka na ibinebenta mo, then that's better. Kesa doon sa come and go. No po? So ganito po ang ginagawa ng mga kumpanya. That is their goal. The goal of the marketing is customer retention. And branding expert tells of certain brands providing a spiritual uplift for people. Apo, yung mga brand na nakaka-encourage sa tao, na kapag suot nila yung sapatos na yon, o nakalagay yung makeup na yon, o suot nila yung damit na yon, na-uplift sila. Kapag yung cologne na yun ang gamit nila, naiiba yung kanilang aura at tingin sa sarili. Kapag nakasuot sila yung sa sapatos na yun, parang pakiramdam nila, eh sila rin yung, ano tawag doon, kaparehas noong commercial at yung, ano tawag, endorser ng sapatos na ito. Something like that. So nagbibigay ito ng uplift for people. And they found that people join brands for the same reason they join cults, to find belonging and meaning. Aminin man natin o hindi, may kulto po ang Nike, may kulto po ang iPhone, may kulto po ang Android. May mga taong ganun eh, na talagang Android lang ako. Coke lang ako, McDonald's lang ako, Jollibee lang ako. May mga ganun eh, na talagang they are connected with their own brands. Why? Kasi naging mahusay yung brand promotion, naging mahusay yung marketing strategy, kaya po nila inakap ang bagay na ito. Sabi nga ng branding expert, certain brands provide a spiritual uplift for people. Amen? Alam niyo, may mga tao po na hindi makakain ng walang patis. Meron po akong kilalang tao na talagang hindi kumakain ng walang patis. At hindi lang basta patis, ang gusto niya rupina patis. Can you imagine that? No po? So, makikita po natin mga kapatid na ganun makapangyarihan ng brand. Like, for instance, si Liza Soberano ngayon ay Hope Soberano na. Nakita niyo ba ang difference? Wala naman, naglagay lang ng salamin.
Nagpalit lang ng pangalan. Pero unti-unti, binabago ni Liza yung kanyang identity. Dati na siyang may brand, sikat na siyang artista, sikat na siya na endorser ng mga product. Iba nga lang ang may hawak sa kanya. Dati ang may hawak sa kanya, si OG Diaz yata. Ngayon, nag-iba siya ng company, nire-repackage siya. Nire-rebrand si Liza Soberano. Alam niyo mga kapatid, brands use storytelling. They are using storytelling myths, emotions, and images to get customers to associate expressive values with their brand. To answer questions like, what kind of person do I want to be? And we add a little of the company's value, a little of their glow to ourselves. Buying these brands then help us express ourselves, create our identities, or find a community for self-actualization. Ito po ang purpose kung bakit yung mga tao, they go to a certain brand. Kasi they felt the connection to the brand. Diba? So brands are powerful things. Companies pay millions of dollars to create and cultivate their own brands. And as customers, we pledge allegiance to brand that offer us a sense of identity. Marami pong ganyang kamakapangyarihan yung brand. Kaya po, yung mga tao na nasanay no, doon sa mga brand na ito, ay talagang naging very loyal doon sa mga brand na yon. At ang marami nga akong mga tao, sabi nga mahilig sa branded. Ayaw ng generic. Gusto po branded. No po? So yung mga brands, they use storytelling myths, emotional appeal, and images to get the customer to associate expressive values with their brands. Ganyan po yun. Kaya po, napakahusay nila sa mga bagay na yan. At talaga hong para bang pag wala ka nung ganun, eh wala ka ng kwentang nila lang pag hindi ka nakabili ng bagay na meron sila. You will hunger for what they are offering. Like for instance, ayan, yung mga branding eh, laban-laban yan. McDonald's versus Burger King. Duracell versus Energizer. Mastercard versus Visa. And to name some, Dato Puti laban sa Silver Swan. Red Bull laban sa Monster. Adidas laban sa Nike. Ayan pa ho, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas, McDonald's, Burger King, Canon versus Nikon, DC versus Marvel, Apple versus Microsoft, Nintendo versus Sega. Those are brands. Coca-Cola versus Pepsi, Firefox versus Chrome. Oh. Kaya po ako tinanghali, ang dami ko pong ni-research. Naghanap po ako ng mga pictures na yan sa Google to prove the point na talagang companies are doing everything they can to promote their own brands. No po? So if you want a little sophistication, you will go to the extreme brand. For instance, sa computer, no po? Meron pong mga naandoon sa Android, ano ba tawag doon? Merong maka-Mac, at meron pong maka Microsoft. No po? Kung gusto mo ng medyo sophistication sa sasakyan, laban-laban 'yan. BMW laban sa Mercedes, Hyundai laban sa Honda, Toyota laban sa kung saan-saan pang brand, no po? American car versus Asian car. Ano ba ang much better? Kaya mga kapatid, our loyalty to brand mo ay lumampas hindi lang sa mga product, maging sa simbahan. Ayan po yung mga brand ng churches in the Philippines. Meron pong GCF, merong CCF, may Victory, may Jesus is Lord, may G12, at yan po yung aming simbahan dito sa Canada. Unida Christian Church of Canada, no? Registered po yan dito. Unida Christian Church of Canada 2012 pa po yan registered. Yung Winnipeg Unida, mas matanda po yun kesa sa Unidang Christian Church. Papaliwanag ko lang, ano po?
brand namin yan eh. May gumagamit pong ibang brand yan dyan sa Pilipinas, pero hindi po yun legit. Ang legit po na Unida Christian Church ay yan po, 2012 po yung registered. Yung pong Winnipeg Unida Christian Church, yun po ay 2011 registered. Kasi po yun ang unang simbahan dito sa Canada, yung Winnipeg Unida. After a year, we decided to register a name for the mission. Kaya yung Unida Christian Church of Canada, wala po yung local church. Iyan po yung mother church. Iyan po yung mother church na namamahala sa lahat ng local churches dito sa Canada. Para lang po maging malinaw. Ayan, kasi hindi nyo po siguro nakikita yung logo na yan. Eh. Ngayon ko lang naman ipinakita yung logo na yan. So, yun po yung registered Unida Christian Church of Canada. Ewan ko po yung sa Philippines, wala naman pong rehistradong Unida Christian Church of the Philippines. Wala po. Kaya yung mga gumagamit ng pangalan na yun, baka nakikirebrand, no po? Parang Liza Soberano lang din yon. Pero yan po yung example, mga kapatid, ng mga brands. Ano po? So, maging sa churches ay na-influence nito. Ano po? Our loyalty is such that we often remain committed to our chosen brand even when it flies in the face of logic or actually cost us something. Minsan, di mo na nga maintindihan eh. Dahil lang dun sa brand at gusto mong magkaroon nun, taon-taon, pag may lilitaw na bago, hindi pwedeng hindi ka bibili. Alam nyo, may kilala nga po ako simula sa iPhone 1 hanggang iPhone 14, meron siya. Taon-taon na yun, no? Talagang kailangan, meron ako itong brand na ito. Bagong brand ng Levi's, bagong brand ng Adidas, bagong brand ng Nike. No? Kompleto. Because we are so loyal to the brand, kahit na po magastusan tayo, kahit na po magdildil lang tayo ng asin, basta siguradong meron tayo nito. At alam niyo po mga kapatid, the power of branding hasn't gone unnoticed by our churches. Hindi po nakalampas ang kapangyarihan ng branding sa mga taong negosyante sa loob ng simbahan. Kaya yung mga taong negosyante sa loob ng simbahan na wala namang nauunawaan sa mga bagay na espiritual, walang naiintindihan sa mga bagay na importansya ng pinagmulang pananampalataya, aagos sa takbo ng branding. We know that people are more likely to buy into a church if we apply branding principles. Kaya huwag po kayong magtataka, tama po yung sinasabi nila na ang simbahan ngayon, negosyo na. Wala nang kaibahan. Ang simbahan ay ginawang hanap buhay kasi yung mga tao sa loob ng simbahan, tiningnan ang simbahan as something like a corporation, a company, a business company. Kung ano yung operation ng business company, ganun din dapat mag-operate ang simbahan. For profit. Ano po? Because they saw that people are willing to make more sacrifices when they feel like they are part of something special, not just the global church, but a particular expression of church that really gets it. Nakuha niyo po ang pinupunto ko? Kaya po yung mga negosyante sa loob ng simbahan na siyang nasusunod ngayon, siyang nagahari ngayon, makapangyarihan ngayon sa loob ng simbahan, sila ngayon ang tumitingin sa simbahan in a perspective of a business. Let us do some tinkering here, tinkering there, and let us rebrand the church. Si Apostol Pablo, hindi siya stranger sa phenomena na ito. Alam na ni Pablo na mangyayari ang bagay na ito. Kaya nga po, meron siyang isinulat na paalala tungkol sa bagay na ito, mga kapatid. After the Apostle Paul planted the church in Corinth, others came to build upon his ministry. At dahil po doon, nagkaroon ng factions. Sa Corinto, doon po nangyari na kami ay iglesia ni Pablo. Kami ay iglesia ni Apollos.
Si Apollos ang leader namin, si Pablo ang leader namin, no? Nagkaroon ng faction sa loob ng simbahan. Factions began to form around these different leaders whom they thought has different brands. Kasi magkaiba talaga eh. Ano po ang sabi ni Pablo ngayon? 1 Corinthians chapter 3 and 4. Po, chapter 3, 4 to 6. For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? What after all is Apollos? And what is Paul? Only servants. So dito po nililinaw po ni Apostol Pablo, let us notice that Paul doesn't deny that he and Apollo had different roles. Magkaiba sila. Sabi nga po ng mga Bible scholars, si Apollos po ay mahusay na magsalita. Very eloquent po siya sa kanyang pagpapahayag. Samantalang si Paul, mas mahusay magsulat. Magkaiba eh. Magkaibang brand. Kaya po, hindi po pwede na ang mga simbahan pare-parehas ng brand. Nakuha niyo po mga kapatid. Ang nakakalungkot, noong tinuturuan ng mga simbahan, pinipilit na isaksak sa kultura ng mga tao ang mga kulturang hindi nila kultura. Magkakaiba. Ito po yung failure ng mga American missionaries nung dumating po sila sa Pilipinas eh. Sipin po ninyo, dinat nila yung mga tribo. Dinatnan po nila yung mga ifugao, yung mga mangyan. Pagbihisin mo ba naman ng Amerikana at naka-coat and tie yung mga mangyan, yung mga ifugao, yung igorot, ano po magiging itsura nila? Diba? Kasi kasama sa branding yun. Kasama sa branding ng relihiyon na dinala sa kanila. Ngayon po, 20th century na, ganun pa rin ang pattern. Yung pong maliliit na simbahan, mukhang kaawa-awa tingin nila sa sarili nila pag hindi nila ginaya yung mga mega church. Failure sila pag hindi nila ginaya ang CCF. Failure sila pag hindi nila ginaya ang COG. Failure sila pag hindi sila kamukha ng mga Victory Church o ng G12. And lino naman ang sabi ni Pablo eh. Iba si Apollos, iba ako. Meron kaming ibang mga role. Huwag na ho doon sa konsepto ng teaching. O yan ha, hindi ko na ho sinabi na iba sila dahil kulto sila. Hindi ko na po sinabi na iba sila dahil Armenian sila. Huwag na muna yung bagay na yon. Kundi yung aspeto na kung Kristiyano nga sila, eh ano, Kristiyano sila, magkaiba kami ng pamamaraan bilang Kristiyano. O yan ha. Mas okay na yung approach ko. Kasi hindi ko sinabing kulto yung G12. Sabihin na natin, for the sake of argument, na kung ang layunin nila talaga ay ang ipangaral ang Ebanghelyo at ipangaral ang Panginoong Jesucristo, tanggapin na natin yung idea. O sige, pero magkaiba kami. Maaaring Apollos kayo, napapalago nyo ang simbahan katulad ni Apollos, pero si Pablo ako eh. May magkakaibang gift tayo. Kaya hindi po pwede na ipagpilitan ng G12 na ang matagumpay na gawain lang ay yung kanila at yung kanila lang ang tamang dapat sundin at yung brand nila ang dapat ginagaya ng lahat. Nakuha niyo po ang punto ko? Nakakalungkot kasi itong mga dating mga simbahang maliliit, pipiliting gayahin yung brand na yon dahil iyon ang tamang identity. I don't think there's anything wrong with naming some of the gifts. I don't think there is wrong with naming some of the distinctive qualities of our local churches and ministry. Tanggapin natin, meron talagang ganun eh. Kami hindi ganun at hindi rin tayo ganun. Anong gagawin natin? Gagayahin natin para lang tayo maging pare-parehas. Our communities have each unique stories and callings, and we should faithfully name and celebrate our culture, our unique stories, and our unique calling.
Hindi po lahat tinawag na apostol, hindi po lahat tinawag na guro, hindi po lahat tinawag na propeta. Kaya po, may kanya-kanya tayong gawain. Pero ang linaw ng sinabi ni Pablo, ang Diyos lang ang siyang nagpapalago. Amen? Paul makes it clear that it isn't a personality or clever strategy that leads to gospel fruitfulness. It is God alone. Amen? Kaya, hindi garantiya. Nagagayahin mo ng gagayahin yung mga brand na yan, lalago ka. Gagayahin mo yung brand na yan, magiging matagumpay ang ministeryo mo. Ang tagumpay ng ministeryo, ang pagbubunga ng ministeryo, ang paglago ng ministeryo, hindi nakasalalay kay Apollos o kay Pablo. Nakadepende ito sa kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, if we are not careful, we can communicate that our unique story, our unique calling is somehow more special than the rest of the global church. At ito yung pinangangalandakan ngayon ng mga pastor ng G12. Ito ang pinangangalandakan ng mga pastor ng Pentecostal. Dahil sila ang mas marami, sila ang mas malago, sila ang tama. At yung mga simbahang maliliit, hindi mapagtagumpay. Yung mga simbahan na maliliit, hindi sila sinasamahan ng Diyos. Dahil ang tingin nila, dahil sila ang marami, sila ang malago, sila ang tamang pamamaraan. Kaya po yung iba, nakikigaya. Nakikibranding. To the point na pati pangalan pinapalitan para lang makasunod sa brand. Nakuha niyo po ang pinupunto ko, mga kapatid. Po. Kung hindi tayo mag-iingat, madadala tayo. At yung mga simbahan naman na lumalago dahil sa branding ninyo, darating yung panahon na mapupuno kayo ng pride na ipagmamalaki ninyo na kung hindi dahil sa inyo, hindi dahil sa brand ninyo, yung ibang mga simbahan ay hindi rin lalago. Nakakalimutan ninyo yung prinsipyong sinabi ni Pablo na ang Diyos lang ang nagpapalago. Amen, mga kapatid? This is when distinctives can turn into a brand mentality that skews our vision of God's kingdom. Nakakalimutan mo gaano man katagumpay ang ministeryo mo, parte ka lang ng universal church. You cannot survive alone. You are part. If you are truly part, kasi kung hindi naman, wala namang question. Pero if you are truly part of the universal church, the only Catholic church, walang silbi ang mga pinagagawa mo. At huwag mong kalilimutan, katulad din ng anumang negosyo meron dito sa mundo, malalaos ka rin. Malalaos ka rin kapag kinilala mo na ikaw ang may kapangyarihan dyan sa brand na meron ka. So, ano pong punto ko? If you want your church or ministry to grow quickly and build excitement among members, well, a brand mentality is an effective tool. At least in the short term. Kasi yung nakita ko po na nag-rebrand, lumago naman. Sila isang araw makikita nyo, baka ano na rin po yan, a biggest o big name na rin yan sa Amerika. Kasi nag-rebrand eh. But for a short term alone or only, it's much harder to get people on board with the narrative that their church is small and a small part of much bigger story that they may never fully see in their lifetime. Mahirap naman po yung sabihin mo, mga kapatid, maliit nga lang tayo, pero okay lang, kabilang naman tayo sa malaking church, universal church. But that is the reality, right? Kahit maliit yung pagtitipon nyo, kahit nasa basement lang kayo, kahit iilan pa ang miyembro nyo, hindi naman maialis yung katotohanan. Part tayo ng bigger church. Amen po ba, mga kapatid? Part tayo ng invisible church, the one church of Christ. Pero ang hirap nga ipaliwanag yun eh. Kasi ang mga tao, mas gusto nila yung part sila
ng visible congregation, ng visible na majority and not the minority. Katulad nga naman pag nag-convention ng G12, puno ang Araneta. Puno ang Cuneta Astrodome. No? At naghihiyawan doon, nagsasayawan, naglulundagan. Yun ang gusto ng tao eh. Kung saan ang flow, kung saan ang marami, doon sila kabilang. But this is what humility calls us to do. Na kahit tayo maliit, na kahit tayo nagsisimula pa lamang, ay kinikilala nating parte tayo ng katawan ng Panginoon. Nagtatrabaho lang tayo at kumikilos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa panahon na gusto ng Diyos na tayo palaguin, siya ang magpapalago kasi ang growth galing naman sa Kanya. Amen? Alam niyo po, one lie that often tempts us toward a brand mentality is the idea that we are small. And because we are small, we need to go bigger. We need to grow. At kailangan natin ng maraming mga tao, kaya gagawin natin ang lahat na magagawa natin para mapapasok ang mga tao sa atin. Nagiging competitive ang simbahan kapag ito ay patuloy na lumalago. Kaya ang simbahan gagawin ang lahat ng rebranding, gagawin ang lahat ng paraan, gagawin ang lahat ng emotional appeal, gagawa ng mga propaganda, ng commercial, ng pag-e-endorso para ang mga tao pumunta sa kanila. Hindi nyo po ba napapansin? Magkano ang ginagasta nila para sa ilaw? Magkano ginagasta nila para sa mga instrument? Magkano ginagasta nila to make the worship service appeal to the emotion? Because that is what people want. Those are the things that people go to in a church nowadays. People intend to go to entertainment, to emotional appeal. Kaya pag nabalitaan na ang magte-testimony, si Hayden ko, kagulo tao kasi napanood nila yung scandal ni Hayden ko eh. Kapag si Vicky Bello na ang magsasalita, nagkakagulo sila kasi alam nila konektado si Vicky Bello kay Hayden ko sa scandal nito. Kung sino yung mga ang buhay dati ay ubod ng sama, yun ang mga pinagte-testimony para ipakita na they can also be transformed and their lives can be changed by these people. Yung mga taong hinugot sa dilim, yun po yung pang-appeal sa mga tao na para silang nanonood ng isang teleserye, telenovela, sasamahan ng mga lundagan na lundagan tugtugan at mga nakakalungkot na mga awitin that will appeal to the emotions. Those are the brands of today. Tapos nagiging kompetisyon. Iimbitahan yung maliliit na simbahan, eh walang ganon sa maliit na simbahan. Wala nga ni amplifier doon sa maliit na simbahan. Ni electric fan nga, wala, ubod ng init, samantalang pwede ka naman pumunta doon sa mall na kung saan nandun yung simbahan yon na binabanggit ko kanina. Kaya ang mga tao, kakaining buong-buo ng mga brand na ito. Hindi ka na ngayon makukontento sa chinelas dahil may nag-aalok ng Nike. Hindi ka na makukontento ngayon sa bagay na meron ka kasi hinahata ka ng mga brand na ito. Ang kawalan ng contentment at ang paniniwala na sila ang may kakayahang magpalago, nagtutulak sa marami into branding their churches or rebranding their churches. Ika nga ng iba, ito ang solusyon sa matagal na naming hinihintay na paglago. Isasakripisyo kahit na ang doktrina, isasakripisyo kahit na ang sinasampalatayanan para lamang sa bagong brand. Mga kapatid, building a brand boosts the bottom line. Yan naman po ang totoo eh. Building a brand loyalty boosts the bottom line. I would like to give you one example. Consider the common example of Nike. Ano ba yung Nike bago magsimula? Nothing. Katulad ng any other shoes. Walang bilang yan. Bago lumitaw yung Nike, may Adidas na. Yung Adidas Stan Smith,
Nako po, pag galing sa abroad at nauwian ka ng Stan Smith, yun yung kulay puti na may kulay berde. Tapos may tatlong guhit. Nako eh, bida ka na nun sa Pilipinas. Nung lumitaw ang Nike, walang may gusto niyan. But Nike puts images on its shoes. Saan? Sa pagkuha ng mga atleta na may exciting moves like Michael Jordan na lumulundag at lumulutang sa ere na kapag suot ang Nike shoes ay parang lumalakad sa hangin. Tapos, sinamahan ng konting kwento ng mga taong galing sa hirap, nagsumikap, humusay sa basketball, at naging matagumpay. Lahat ng taong nakarinig ng kwento, nakitang maglaro si Michael Jordan, wala nang gustong bilin, kundi ang Nike shoes. The purpose is to attach those values, those experiences to their brand. Kaya yun ang layunin yan, marketing yan. Kaya pag pumunta ka sa simbahan at ang nakabuka na agad sa inyo, tugtugan, kantahan, lundagan, emotional appeal, minamarket ka nun. Hindi mo lang alam, ineengganyo ka nun. Pagkatapos may tatayo doon na magpapatotoo, magbibigay ng testimony ng buhay niya na dati siyang saksakan ng hirap, ubod ng sama, sumunod sa Panginoon, pinagpala, dumami ang negosyo, nagkapera, hindi nila kinukwento yung nasa likod nun. Minsan nga hindi kinukwento yung mga panlalamang, hindi kinukwento yung pandaraya na nagpatuloy para sila umaman at umasenso. Ang dami niyan, dami kong kilala niyan. Mga negosyanteng pastor na ngayon, pero nangongontrata, may mga under the table, may mga pangongontrata na mayroong mga pandaraya. Naku, usong-uso yan mga kapatid. Di naman nila kinukwento yun. Ang maririnig nyo lang ay ang kanilang mga pagtulong, ang kanilang pagdamay, ang kanilang pagmamalasakit. Tuntua ka naman. I want to be like that person. I want to be like him. At ganyan din po sa Nike. I want to be like Jordan. Kapag suot mo yung sapatos na yon, nandun ka sa brand na yon, eh para kang si Michael Jordan. Now let us look at the sermon ng mga pastor. Yung sermon ng mga pastor, ganun din. Wala silang sermon tungkol sa kasalanan mo. Hindi nila pag-uusapan ang kabaklaan mo, ang pagiging tomboy mo, ang pangangalunya mo, ang pagnanako mo, ang pagiging shrewd businessman mo. Hindi nila pag-uusapan yan. Wala kayong maririnig na ganyan sa Pentecostal at sa mga mega churches. Ang pag-uusapan dyan, how can you be like Jesus? How can you be like David? How can you be like Joseph? How can you be like those champions of faith? Nakuha niyo po? Bibigyan kayo ng 4 points. How to be wealthy? How to be successful in your career? How to improve your marriage? How to improve your life? How can you improve your life in the state of total depravity? You cannot! Without the move of God, without the power of God, without God regenerating your dead spirit, you can do nothing. Pero hindi po uso yung mga teaching na yan sa mga binabanggit kong mega churches. Hindi po uso yan sa mga brand na binabanggit ko. They will not speak about sin. They will not talk about homosexuality. They will not talk about immorality. Ang pag-uusapan, magbigay ka, pagpapalain ka. Hipuin mo television, gagaling ka. Gagamit ng mga talata na magpo-promote ng health, wealth, prosperity gospel. The purpose is to attach those values and experience to their brand. Consciously or subconsciously, these are ideals that consumers hope to associate with when they buy Nike products. And this is also the same experience, consciously or subconsciously, ideals that the customers or the churchgoers or the Christians wanted to associate with. Amen?
Kahit daw po, impyerno, ayaw banggitin sa pulpito. No? Yung kasalanan, ayaw banggitin sa pulpito. No po? So, hindi naman po masama yung Nike. Ay, Nike. Yung branding. No po? Hindi po masama in a sense. Kasi lalago naman talaga eh. Pero, magbibigay ito ng false hope dun sa mga tao. At most of the time, ito naman yung habol ng mundo. Many churchgoers are just looking for experience. Gusto lang nilang pumasok at masabing sila'y nagsimba. Isorbe nyo po ang maraming mga Kristiyanong pumupunta dyan sa mga simbahang mega churches na yan. Tanungin nyo sila, bakit kayo nandun? So, ang purpose, kung bakit sila nandun, they just want to be counted as somebody na nagsimba. But if you are looking for a commitment, commitment for their lives, no. They just want to be counted and being part of the brand. Po. Kagaya rin ng ibang mga brand dyan, ang kotse, BMW. Ano ba naman ang diferensya ng BMW sa akin Dodge Journey? Siguro, pag na-undercut kotse mo, BMW, pinagtitinginan ka. Pag ang sasakyan mo nga, sasakyan ko, Dodge Journey, sino titingin doon? Ano ba yung Dodge Journey? Pero pag BMW, iba. Logo nun, logo pa lang nun, iba na po. Alam niyo po, misa tubig lang, nakakapikon eh. Magkano yung tubig? Yung tubig na bottled water. Pumunta ka sa airport, meron doon yung mga bottled water. $5 bottled water. Parang yung tubig lang yun. Wala naman magbebenta ng tubig na may bakterya. Lahat naman yan, syempre. Sasalain yan, i-filter yan. Hindi naman yun yung tubig na pag ininom mo, bigla kang lalakas at magkakapower. Wala, paras lang tubig yun. Pantighaw ng uhaw. Yung sasakyan, panghatid, pagpunta, at pag-uwi. That's the purpose. Pero more people want the branded one. And even in the church, they want churches with a brand. Amen? Mga kapatid, a brand and its financial value are essentially a combination of what it means to consumers who believe in it and will be loyal to it in the face of other products, values, and options promised by others. Therefore, in many ways, the beliefs and actions of consumers produce the financial assets of the firm. Kaya no wonder, talagang yayaman, dadami pera ng simbahan, makakabili ng jet ang pastor, merong sariling barko ang pastor, merong fleet of airplane ang pastor. Sabihin nyo kung hindi totoo yan. Gaano kayaman si Kenneth Copeland? Gaano kayaman si Creflo Dollar? Gaano kayaman si Benny Hinn, si Joyce Myers? Pare-parehas lang po branding niyang mga yan. Pare-parehas ang brand ng simbahan ng mga yan. At ganun din ang tinatahak ng maraming simbahan sa Pilipinas na nagpalit na ng brand. Amen? Now, how brand loyalty cost us? Paano tayo naaapektuhan ito? So, brand claims to be for us by offering resources for constructing and navigating the self through the details of questions of life. And minsan, inahamon tayo nito to create our identity in a consumer capitalist world. So, anong pangako nito? Alam niyo po, brands offer conditional promises. If you buy this or think a certain way, then you will feel better. If you buy this, you will be healthier. If you have this, you will be happier or more secure. Di ba ganyan din yan? Kapag dito ka sa church namin, you will be taken care of. You will be happy. You will be belong. You have a sense of family here. There is a sense of security.
Along the way, a brand demands faithfulness to itself and its products and services in order to achieve the benefits. Ang tanong, papaano kung hindi mangyari sa akin yung nangyari kay Hayden ko? Papaano kung hindi mangyari sa akin yung nangyari sa milyonaryong sinasabi mo? Papaano kung hindi mangyari sa akin na hindi ako maging katulad ni Eddie Villanueva na dumami pera? Ano mangyayari sa akin? Babalik ka doon ngayon sa sasabihin nilang kulang kasi faith mo. Paano pag hindi ako gumaling matapos kong magbigay ng pera? Sasabihin sa iyo, kulang kasi faith mo. Parating ganun, kulang ka kasi. Mga kapatid, ganun din tayo minsan. Bibili tayo ng isang brand pagkatapos nating gamitin, pangalawa, pangatlo, sawa na tayo. Anong gagawin natin? You will seek for more. Kaya nga walang katapusan na paghahanap. Kaya tama si Apostol Pablo eh. Wala po sa mga brand ang mga bagay na makapagpapasaya sa atin. So while brand claims to be for us and help meet all our needs, what they are doing in reality is capturing our love. They are capturing our loyalty and longing for the sake of profit. Napakarami po sumusunod na bulag na lang sa katotohanan. Wala na silang pakialam kahit na nga yung brand ay palpak basta Nike. Wala na silang pakialam kahit hindi bagay sa kanila basta brand nila. Maging sa simbahan, ganun. Wala na nga ako silang pakialam doon sa teaching eh. Basta experience, okay na kami rito, Pastor. Masaya kami dito eh. Dito na kami nagising, dito na kami mamamatay. Ganun po yun. Ganun sila na-capture ng brand na yun. And there is another word, mga kapatid. There is another word for that faithfulness. There is another word for that loyalty. A loyalty and faithfulness to a particular brand is also called worship. Worship. Take note, it is important to note that companies follow different branding approaches. And not everything falls into this category. But this is the strategy of the vast majority of big brands. And generally, that is how branding is taught. To keep the members faithful, to keep the members loyal to the brand na hindi sila aalis dahil na nag-e-enjoy sila sa inio-offer natin sa kanila. Tandaan po ninyo mga kapatid, when the church develops a brand strategy, it needs to recognize this is the theory. Practice and the world that we... This is the theory, practice, the world that we operate within. Kapag inakap ng simbahan ang brand strategy, inakap niya ang strategiya ng mundo kung papaano ibenta ang mga produkto at papaano ikip ang kanilang mga customer. Sabihin niyo sa akin, kung hindi ganyan ngayon ang mga simbahan na maaaring kinabibilangan mo. Amen? Anong hamon ng banal na kasulatan? Romans 12 chapter 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. By not conforming to the brand of the world, by not conforming to the brand that the world is offering, we can transform our mind by following God, by conforming to God's will, by following His pleasing and perfect will. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, dito po ang inyong lingkod.
Si Pastor Ruel Camia po. Bukas po ay pagpapatuloy natin ito. Kulang ang isang upuan para talakayin tong branding-branding na to eh. Bukas po, pipilitin po ng inyong lingkod na pag-aralan, duktungan natin ito. Kasi po, marami po akong gustong sabihin tungkol sa bagay na ito. Akala ho ng iba, yung gaya ng gaya ng mga brand nakakatulong sa kanila. Yes, probably for a while. Pero kalaunan, tandaan ninyo, ang Diyos ang nagpapalago. Si Pablo nagtanim, si Apollos ang nagdilig. But God make the growth. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.